Ayun. Nangalikot uli ako ng gitara. Gumawa ako ng bagong bone na nut at bone na saddle. Ayan. Makita nyo medyo slant na yung saddle niya. Yun. Tapos hindi masyado makita eh. Pero yan yung medyo close na intonation na kaya kong gawin para dito sa gitarang to. Hindi ko siya, never ko naman na perfect yung intonation na yun eh. Yun, ito yung QTE. Anyway, iniisip ko ay benta to eh. Sa halagang 4,000 pesos, 4,000 pesos. Sa halagang 4,000 pesos, meron ka ng QTE na naka-bone na nut, naka-bone na saddle, naka-brass na bridge pin. Tapos ang gauge lagi ng madalas kong setup sa gitara is gauge 0.012 to 0.053. Yun ang parang gusto ko laging string gauge. Tapos ang setup ko lagi sa action ay 5 1/64 sa 6th string at 1 1/16 sa first string. Sa 12th fret dyan na. Yun yung komportable akong action. Tapos, yun, yung ano niya is yung close. Ewan ko, tawag nila dyan. Diecast ba? Ewan ko. Tapos, ito yung dati niyang pickup nung binili ko. Since hindi ko nagugustuhan yung tunog, parang nabibitin ako. So, nagpalit ako ng Fishman na may brilliance. Hindi siya legit, pero gusto ko kasi sa Fishman, kahit hindi legit, medyo okay yung tunog eh. Pero iba pa rin yung tunog ng legit. Kasi yung isa kong Fishman na legit, doon ko in-install sa Epiphone. Yun, iba yung pagkabilog ng tunog nun. Yun naman yung may mic blend. So, anyway, yun. Ito yung harap. Ito yung likod, side. Sa halagang 4,000, meron ka ng ganong gitara. At may mga gasgas. Oo, kasi gamit ko na siya eh. Ang ibig ko lang sabihin dun ay subok ko na siya. Ito kasi yung ginagamit ko talaga before sa gig. Ito rin yung dinala ko sa barko nung naging musician ako doon. Tapos, yun. Pero, nga, dahil setupan ko lang, sarili lang, hindi naman taga ako ganun ka, anong luthier ba tawag na doon. Yun, napanatili ko na hindi mag-belly bulge. Yung mga konting belly bulge, medyo okay pa yun eh. Pero, kapag malaki, medyo pa problema na nga yun. Pero yun nga, since anyway, sa YouTube channel ko may nag-comment sa tutorial ko ng Holding Donna Now. Ang kinoment niya is baka pwede naman the heart-to-heart Kenny Loggins. Hindi ko naman masyado resiprado yun. Kumbaga ako kasi pag sumipre, pagkatunog, okay na sa akin yun. Medyo madikit ko lang, okay na sa akin yun. Hindi talaga ako gano'n katulad ng iba na tagong mismo kung ano sumipre. Akala mo magbabasa ng nota talaga. Anyway, parang ganto lang. Ganto ko kasi i-play yung heart to heart. Yan. Sige, intro muna. Siguro i-upload ko sa YouTube channel ko. At shoutout nga pala kay Athena. Siya yung nag-request nung kantang to.
Yun, may pag ganun-ganun pa eh, pero hindi may itutuloy. Anyway, yung intro niya from G to A, tatlong nota yun eh. Yun. Tapos parang ganito. Tapos C to D. Yun yung parang intro niya, tapos sa D siya, yung verse. You went crazy, I'm gonna lie anymore. Tapos from B to D, B hanggang D, yun yung bagsak niya. What you feeling, there's no reason for. Tapos from C sharp to D, last octave, tapos octave D. Tapos B hanggang B. Tapos I wanna do right. Tapos yung chorus niya, yung E minor yun eh. Sinaligyan ko lang ng ganito. E minor, B minor, 7. Yung B minor naman, sinaligyan ko ng nota na ito. Kasi feeling ko yun yung melody. Ewan ko lang. Tapos yung susunod, A minor, sinaligyan ko ng 9th note. Kasi feeling ko meron pa, meron ganito. So, A minor, balik sa B minor. Tapos D minor, tapos G. Yan ba ay ingat na A minor, tapos B flat, F, D minor, G7, C bago mag-chorus. Papapagot ng A. Everything else. B minor. Tapos D minor. Tapos G7. C uli. And G, G sharp. Maybe with me. Tapos B flat. Tapos D minor, G7 uli. Tapos C. A minor. Siguro yun muna. Kung medyo magulo, medyo mabilis. Pero yun siya. From yung sa verse, from D. Tapos B hanggang D. Tapos C sharp. Slide papuntang D. Tapos octave. Open E. Pagsak ng G. Yun yung ano niya. Yun. Sana medyo makatulong at tina. Ulit lang yung verse. Thank you ulit sa pag comment at sorry ngayon ko lang nagawa yung video.